sakti may lalang. Tanang ang Panginoong butihin, ialay mga awit. Iyon ang ating banal na Eukaristiya po, pagunita kay Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Isang martir siya. Pinanganak siyang Hudyo at siya'y naging Katoliko. Pumasok sa kongregasyon ng mga Carmelita, naging religyosa, naging pumasok sa kumbento. Ngunit siya'y Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si Santa Teresa Benedicta. Inuulit nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang katiktik. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Tahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay. Sa ilang na ito'y kinalabang nila at sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimod ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Hipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa na'y tunay na himala. Sa dagat ng tamboy, iyo'y nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin. Isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Ananeyang naninirahan doon po ninyo nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po'y parang di katulad dito, napakadami natin sa pananalig doon, talagang misyon, talagang hamon. Kaya ang ating dakilang poong Senyor, sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang aral po ay maging porsigido tayo. Sa ating mga paghingi ng panalangin, nasabi ko na, maghintay na lang ako. Kananeya, iba sila. Ibang grupo yan. Ibang komunidad yan. Ibang nasyon yan. Iba tayo. Bukod tayo. Dito ay sapagkat lumapit kay Jesus itong babaeng taga-Kananeya. Jesus, anak ni David. Ginamit niya ang titulo ni Jesus, anak ni David. Mahabag po kayo sa akin sapagkat ang aking anak na babae ay inaalihan ng demonyo at lubos na nahihirapan. May aplikasyon kayo. Maging prosigido tayo. Huwag tayo mawalan ng loob. Maging makulit tayo. Hanggang pakinggan tayo, magmakaawa tayo. Kaya nga, noong unang pagtanggi sa pamilya, hindi kung may aso, nalabas, merong pamilya na may tuta na inaalagan. Kahit mga tuta man ay naghihintay o nakakain na yung mga anak
o merong natira, may bumong nahulog mula sa apag o para sa mga tutay, no, pakainin natin. Ha? Estilo natin. Ha? Huwag tayo mawala ng loob. Ha? Baka pakinggan tayo. Baka subukan natin sa ibang pamamaraan ang ating paghingi. Ha? Hanggang makuha natin ang ating hinihiling sa Kanya. Siya naging Carmelita siya. Magaling siya sa filosofiya. Nagsusulat si, ang pangalan niya, Edith Stein. Yung mga reliyosa, nagbabago ng pangalan. Teresa Benedicta de la Cruz. E dahil nag-alay ng buhay. Tularan po natin ang, bagamat mahina tayong lahat, no? Mahina tayo, marupok tayo. Hilingin din natin ang kaunting katapangan para sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo at ni San Jose, ng tulong sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil bilang isang makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naiway huwag tayong paghiwa-hiwalinin ng mga walang halagang hadlang ng galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi, o relihiyon. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapan na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tayo. Nawa naming ihiwalay ang sino man sa aming pagsasamahan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan. Pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama, partir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasay na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Lalong-lalo na ang ating mga malalapit sa buhay na namatay noong panahon ng pandemya. At ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng awakas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sunod po tayo. Maraming salamat po. Banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dama ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sa iyong martir na si Santa Teresa Benedicta de la Cruz, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong pagkakataong ito upang magpasalamat at ipagdasal sapagkat ako po ay nasa misyon sa Diocese ng White Horse, Yukon, Canada. Nakadestino po ako sa pinakahilaga, pinakanorte sila. Ang komunidad ng mga Pilipino sa White Horse, gayon din ang Pilipino community sa Dawson, lalong-lalo na ang Verde Flor family na tumutulong. Kaya ang mga intensyon nila, mga petisyon nila, mga kahilingan nila ay dinadala ko po sa paana ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito ay pangako ko sa kanila at pagkatapos... Hanggang mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo mga daladala, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
mahal.